Hi mga ka-Walmart! In this video, we will discuss the introduction to measurement. So our objectives, we will describe what it means to measure. We will describe the development of measurement from the primitive to the present. And we will also describe the two standard systems of measure. So first, let's have an activity. What is the world's largest snake? So, ito yung pinagtatalunan. Ano nga ba ang pinakamalaking snake? Is it the anaconda or the reticulated python? Okay, so which is larger? So, before we answer this, let us define first what is measurement. So, a measurement is a process of comparing an unknown quantity to a standard known quantity. Okay, so this is where we are comparing from an unknown quantity to a standard known quantity. It involves the following. A, you should identify the attributes. So ano ba yung attribute na tinatawag natin? Length, volume, and weight. So ito po yung mga yun. So halimbawa, nagko-compare kayo ng dalawang object. So, dapat alam mo kung ano yung i-compare mo. So, dapat alam mo kung anong unit or attribute. Okay? So, halimbawa, saan mo sila susukatin? Saan mo sila i-compare? Yung length ba nila? O yung weight nila? So, dapat bago tayo mag-compare, i-identify muna natin kung saan ba natin sila i-compare in terms of what? In terms of length? Is it in terms of its weight or volume? So, dapat alam muna natin yung attributes na tinatawag. Okay? And then after that, after identifying the attribute, halimbawa length, then you have to select the unit of measure. Is it kilometer? Is it meter? Centimeter? If it's weight, is it gram? Kilogram? Ganon. If it's volume, liter, centiliter, milliliter, ml, diba? So, yun po yung tinatawag nating selecting the unit of measure. So, kapag nagko-compare po tayo, when we say measurement, it must involves the following. So, dapat meron ka muna nito. Identify mo kung ano yung i-compare. Is it the length, the volume, or the weight? Yun yung tinatawag nating attributes. And then, after identifying the attribute, you have to select the unit of measure. Okay? So, if it's length, nabanggit ko kanina kung ano-ano yon. And then, we can now compare the attribute of the object to the unit of measure. So, dapat ito muna ang alam natin. So, kagaya kanina yung previous slide, tinatanong, what is the world's largest snake? Which is larger? Okay? So, paano ba natin sasagutin which is larger? So, dapat identify muna natin yung attribute, the weight, the length. Okay? So, hindi yan volume ha, kasi hindi naman yan liquid. Okay? So, the weight and the length. So, let's say the anaconda weighs 500 pounds. So, this is pounds. Okay? LB is the symbol for pounds. And then, for the reticulated python, that is 440 pounds. Okay? And then, for length, in terms of length, the anaconda measures 27 feet and 9 inches long, while the reticulated python, that is 32 feet. Okay, so after identifying the attributes, so kinuha natin yung weight nila and then yung length, let us now select the units of measure. So dapat, bago tayo mag-compare, ano ba itong units of measure? So, dapat ang units of measure mo, yung unit mo, eto po yung mga units, dapat pareho. So, we cannot compare, hindi tayo pwedeng mag-compare kung yung unit mo ay magkaiba. So, halimbawa, ito, pounds, tapos dito, meron kang kilogram. Hindi mo pwedeng i-compare yun na magkaiba ang unit. Okay? So, they must be the same units of measure. Kaya, dapat iselect mo yung units of measure. Dapat kasi pareho before we compare. So, kapag magkaiba yan, i-convert mo muna yung isa
sa kapareho niyang unit. So, dapat pareho po bago tayo mag-compare. So, ganun din po ito. So, bago tayo mag-compare, so, ito na-compare natin dahil pareho silang feet. Okay? Eh, bakit dito may inches? Dito wala. Kasi dito, meron siyang butal. So, kapag merong sobra dun sa feet, we can write this as inches. Okay? So, after identifying the attribute, ayan, pounds ang ginamit natin. And then, dito, feet ang ginamit natin. Then, ayun na nga yung units of measure. So, sagutin natin yung tanong kanina. Which is larger? Okay? So, which is larger is depending on the attribute kung ano po ang tinatanong. So, halimbawa, ang tinatanong ay which is larger in terms of weight, then anaconda is larger. Okay? And then, which is larger in terms of length, then the reticulated python is larger. Okay. So, ganun po ang pagko-compare ng dalawang objects. So, dapat same muna ng attribute and then pareho rin po sila ng units of measure. So, we cannot compare this na, ay, mas malaki to kasi 500 pounds siya. Okay? In terms of weight, mas malaki siya. Pero, mas malaki ito in terms of length. Okay. So, dapat na, ganun po tayo mag-compare. Dapat pareho po ng attribute at pareho po ng unit. Hindi mo pwedeng i-compare ito dito. Okay? So, dahil magkaiba sila, this is weight, this is length. Now, let's proceed to the non-standard units of measure. During those times, nung mga panahon pa ng Babylonians, Egyptians, and our, of course, Filipino ancestors, so the units used of the units of measure used in ancient times were chosen for convenience rather than accuracy. Why? Okay? So, para sa kanila, hindi sila nakatuon dun sa accuracy. Basta masukat nila. So, ito yung nung unang panahon, no? Nung primitive time. So, basta masukat nila yung object, makuha nila yung distance, okay na yun. Sapat na yun sa kanila. So, they do not focus on the accuracy. Ang focus nila is yung convenience. Okay. And then, distances were judged by time, by eye, or by pace, and sizes were compared in terms of stones, trees, and or other objects common to their surroundings. So, since nung unang panahon nga, wala pa silang instrument na pwede nilang gamitin o devices para ma-measure nila yung mga objects, lalo na ang distance. So, paano nila yung sinusukat? So, by pace, hakbang, by eye, so by observation, no? Mere observation, by time. And then, yung sizes naman, para masukat nila, gumagamit sila ng stone, trees, and other objects na common sa surroundings nila. So, para ano, pare-pareho sila, so yung ginagamit nilang objects na panukat ay yung meron sila. Okay? And then, historical records indicate that the first units of length were based on people's hands, feet, and arms. So, nung unang panahon, during Babylonians, Egyptians, our Filipino ancestors, ang ginagamit nila noon ay human body. Okay? Since wala pang measuring devices noon or instrument, wala silang magamit. So, ang ginagamit nila noon para sa kanila, sapat na po kasi nga convenience po ang ano nila rather than accuracy. So, way po noon ng pagsukat ng mga distance or yung length ng mga objects or weight ay through their human body. So, gumagamit sila ng kamay, ng paa at ng arms. Ano-ano nga ba ito? So, during the Babylonians and Egyptians, so gumagamit po sila ng hand. So, nung unang panahon, ang ginagamit lang po nila, they are using their hand. Ano ba yung hand? Ito yung simula dito, yung gilid dito sa may thumb mo, hanggang dito sa little finger, simula dyan, hanggang dito, ayan po yung sukat ng isang hand sa kanila. So, ang pagsukat nila noon, ilalapag nila yung kamay nila, tapos, bibilangin nila kung ilang hand, ganun sila magsukat noon. And sometimes, they're also using the cubit. Ano ba yung cubit? Ito rin yung tinatawag nilang Pharaoh's arm. So, ito po yung tinatawag nilang Pharaoh's arm.
Bakit Pharaoh's arm? Kasi ang cubit, 1 cubit is equivalent to simula dito sa tip ng middle finger hanggang sa elbow, that is 1 cubit para sa kanila. So ito rin ay ginagamit nilang panukat noon. So kapag nagsusukat sila noon, cubit po ang ginagamit nila na kapag medyo mahaba na siya, no? So hindi mo pwedeng gamitin ng hand lalo na pag mahaba na. Okay? And then trivia lang na if you are familiar with the building of the Great Pyramid at Giza, so yun po ang ginamit nilang panukat doon, the cubit. Okay, so kung familiar kayo doon. And then they are also using the foot. So I know we are all familiar with this kasi na-adapt natin ito. So yung foot, ito po siya. So yung talampakan mo simula dito hanggang dito, that is 1 foot for them. So 1 foot na po ang sukat niyan. So simula dito hanggang dun sa sakong, that is 1 foot. Isang talampakan. And then they are also using the piece, especially kapag ang kinukuha nila ay distance. So ano nga ba itong piece? Ito yung isang hakbang. So itong paa mo simula dito, pag humakbang ka hanggang dun sa pinaghakbangan mo, yun po ang isang pace. Isang hakbang po yun. Okay? So, again, they are using hand, cubit, foot, and pace nung unang panahon ng Babylonians and Egyptians. So, ito po ang paraan nila ng pagsukat ng distance at mga objects sa paligid nila. Kasi they are using their human body or their parts of their body. Okay, another span. Ito, ngayon ginagamit natin ito, no? Pero hindi natin siya ginagamit for accuracy. Okay? Yung mga tansya-tansya, di ba? So, sa kanila noon, sa kanila po nang galing ito, yung span. Ang span, ano nga ba yung span? Ito, dangkal. Ito yung dangkal in Tagalog. So, simula dito, di ba yun ang span? Simula dito hanggang dito, yun po ang isang dangkal natin. So, sa kanila rin po iyon ang galing. Okay? So, ginagamit rin po nila yan. And then, we also have the yard. So, noon pa lang pala na nakilala na po ito, no? Para sa kanila, yung isang yarda ay simula daw sa tip of the nose, ganun po ang pagsukat nila, hanggang sa tip po ng middle finger. So, simula dun sa tip of the nose hanggang tip po ng middle finger. Now, ito, karamihan dito, na-adapt natin, di ba? Yung foot, yung span na gagamit natin ito ngayon, though ito hindi natin ginagamit for accuracy. Kasi dangkal, ano lang to, for estimation. Okay? And then yung yard, nagagamit natin siya. So, marami tayong na-adapt during those times ng Babylonians and Egyptians. Okay? So, you have to familiarize yourselves dito sa mga body parts na ginagamit noon ng mga primitive times. So, hand, cubit from the tip of your middle finger up to your elbow, that is 1 cubit, and then your foot, and then the pace is akbang, and then the yard from the tip of your nose up to the tip of your middle finger, and then yung yard, yung dangkal na tinatawag natin. Okay, so ito po yung mga nagginagamit noon na mga Babylonians and Egyptians during their times. They are using their body parts. Okay. And of course, sa ating Filipino ancestors, so actually medyo na-adapt natin yun eh, yung ginagamit ng Babylonians and Egyptians, nagagamit natin siya. So yung dangkal, ito nga yung, ito nga po yung span, and then dipa, hakbang, ito yung pace, talampakan, foot, dakot. Etong dakot, kapag ginagamit to noon, kapag yung halimbawa ang susukati nila ay yung maramihan, halimbawa yung halimbawa, asukal or bigas, yun. Dakot po ang ginagamit nilang panukat nun. Ngayon sa atin, cup, gumagamit tayo ng cup, diba? Na merong measures na dun. So, nun time nila dakot, kamay din, tapos dadakot din. Okay? So, some non-standard units have become standardized. So, ito yung mga non-standard, kinukonsider nating standard. Yung kanina sa mga Babylonians, and then ito sa ating mga Filipino ancestors. Why? Bakit siya kinukonsider na non-standard units of measure? Kasi nga, less dito yung pagkuha ng exact measurement.
Okay? So, hindi mo dito makukuha yung exact measurement. It's more on estimation. So, nag-estimate sila at hindi siya accurate. Okay? Kaya siya tinawag na mga non-standard units of measure. Okay? Now, these non-standard units of measure during this time, their times, since iba-iba nga sila ng sukat ng body parts, so as time goes by, nag-decide sila na make it standardized. Okay, nung panahon nila ha, nag-decide sila, iba-iba sila ng sukat ng kamay, iba-iba ang sukat ng ano. So, paano yun? Paano nila gagawing gagawing, let's say, uniform yung mga bagay-bagay na gagawin nila kung iba-iba sila ng ginagamit na panukat? Siyempre, iba-iba ang body parts natin, iba-iba ang sizes niyan. So, they decided na gawin itong standardized. So, nung panahon nila, ang hand nila, so nag-decide sila, ang one hand is equivalent to 4 inches. So, sila na po ang nag-decide. Okay? And then 1 foot, that is equivalent to 12 inches. And then 1 yard, that is equivalent to 3 feet or 36 inches. Since yung 1 foot natin ay 12 inches, therefore yung 1 yard, since 3 feet, edi 3 times 12, kaya 36 inches. Okay? So, ito po yung mga measures noon na ginawa nilang standardized para maging pare-pareho sila sa mga sinusukat nila. Okay? Now, yung iba rito, na-adapt natin. Okay? Na-adapt natin yung iba rito. Kaya naman, eventually, habang tumatagal, people realize that there is a need to have a common unit. So, nung time na marami nang kailangan sukatin, yung commerce, nandiyan na, trade flourish. So, na-realize ng mga tao na they need to use common units to facilitate the communication kasi unti-unti nang nasi-civilize eh, di ba? So, kailangan nilang gumamit ng common units para makuha ang size, quantity, at iba pa. So, dito nagsimula, dito lumabas yung development ng standard systems of measure. So, dito po lumabas yung development, dito po nagsimula yung standard units of measure. Okay? So, since kaya nga habang tumatagal, lalong diba, nagsi-civilize, nagiging standardized tayo pa unti-unti. At yung iba dito ay nagagamit natin hanggang ngayon. Okay? So, ano-ano ba yung standard systems of measure? Dito na po, nagpakilala ang US customary or yung tinatawag din nating English system. So, pareho lang po ito ha. Yung US customary is also called the English system and the metric system. So, naging standard na siya. Ito pong dalawa ang ginagamit natin hanggang ngayon. Okay. So, let us compare these two. So, the US customary or the English system and the metric system. So, i-compare nga natin itong dalawa. Ang English system, there is no base unit and prefixes. Pag sinabing prefixes, ito yung nasa umpisa. Okay? Yung halimbawa, kilo, mili, yun po yun. Yung mga prefixes, yung nasa unahan. At wala siyang base unit. Okay? Wala siyang base unit. Hindi kagaya ng metric system, meron siyang base unit at meron siyang prefixes. Okay? Kaya, para sa kanila noon, ang English system requires a lot of memorization and not convenient to use. So, dahil wala siyang base unit, tapos hindi mo siya madaling matatandaan dahil wala siyang prefixes, kaya it requires a lot of memorization. Okay? That's why for them, it is not convenient to use. For most countries, it is not convenient to use. Now,
The metric system is widely used in different countries. So, ito yung ginagamit ng karamihan na bansa. Kasama na dito, syempre, ang Philippines. So, familiar po tayo dito. So, ipapakilala natin isa-isa si English system at si metric system sa mga susunod na video tutorials. So, yung metric system, isa po tayo sa gumagamit nito. Okay? Mas ginagamit natin to compare dito. Okay? So, because it is proven to be convenient and ideal to use. So, mas madali raw siyang gamitin, mas mabilis, at mas madali. So, ang gagawin natin, ano-ano nga ba yung mga English system? Alam ko yung iba sa inyo familiar dito. So, ito yung dito pumapasok yung inches, pounds, ounce, mile. So, as you can see, no, bihira nating magamit ito. Tama? Ang metric system, ito yung kilo, hekto. Deka, deci, centi, mili, ano pa? Meron pa dito yung giga, mega, tera. Diba? Lalo na sa mga data natin. Giga, mega, tera. Okay. So, kilo, hekto. So, ito kilo. Pag bumibili tayong bigas, kilograms. Pag may sinusukat tayong maliliit na bagay, that is centigram, centimeter. Okay? And then, pag mili, ito yung kapag sanbawa sa volume, pwede rin milliliter, millimeter, milligram. So, milligram kapag yung sa mga gamot. Milliliter, ml, dun sa mga bottled water. So, ito po ang ginagamit natin. So, metric system. Okay, so dito tayo mas convenient na gamitin. Okay, compared to the English system. So ito kasing English system, ano siya eh, wala siyang base unit, wala siyang prefixes. So as you can see, oh, iba-iba siya. Hindi kagaya nito, meron siyang prefixes. Ito yung mga prefixes na tinatawag natin. So halimbawa, meter, kilometer, decimeter, centimeter, millimeter. So, ito yung mga umpisa niya. Halimbawa, gram, kilogram, centigram, milligram. Diba? And then, halimbawa, liter, kiloliter, centiliter, milliliter. Yun po yun. So, dito, ito po ang ginagamit ng maraming bansa, kabilang na po ang Pilipinas. So, ito po ang pagkakaiba ng English system sa metric system. Kung paano mag-convert ng units sa metric system at sa English system, panoorin po ang mga susunod na video tutorials. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo for more video tutorials. This is your guide in learning your math lessons, your Walmart channel.